ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagahari sa mga taong pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kay sa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kaniyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ng langit at bumaba sa kaniyang Espiritu Santo sa anyong kalapate. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugtan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon ay ipinagdiriwa nga po natin ng inang simbahan ang pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Usually, ang reflection, ang interpretasyon natin dito ay simple lang. Na ito ang simula ng public ministry ni Kristo. Kasi pagkatapos nito, mangangaral na siya. Magpapatawad na siya ng mga kasalanan ng tao. Magpapagaling na siya. Gagawa na siya ng maraming mga himala at milagro. Ito ang inauguration ng kanyang misyon dito sa mundo. Pero kung iisipin nga po natin, sang-ayon sa pahiwatig ni Pope Benedict, mas malalim pa ang sinasabi sa atin, hindi lang ito basta intro sa ministeryo ni Kristo. Kumbaga, ito pa ngay buod sa gagawing misyon ni Kristo sa mundong ito. Kasi isipin po ninyo, ha? Una, bakit ba nagpabinyag pa siya? Remember, ang sabi ni St. John sa mga tao, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. At bilang tanda ng inyong pagsisi sa inyong mga kasalanan, kayo'y pabinyag sa akin sa ilog Jordan. Eh si Jesus ba ay merong kasalanan na dapat pagisihan? Balay! So bakit siya nagpabinyag? Ayun! Sapagkat ikaw at ako, ang tao, ay mahal niya. Katulad ng pagkakatawang tao niya. Katulad lalong-lalo na ng Pong Nazareno, sakripisyo at kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya deserve ang lahat ng ito. Lalong hindi niya gusto ang lahat ng ito. Pero niyakap niya dahil mahal niya ang tao para sa kaligtasan ng mundo. Kaya pala, nang siya ay sabihan ina James and John, natandaan niyo yung tagpong ito? Panginoon, mahihilingin po kami sa inyo. Ano yan? Pwede po ba kami makaupo kapag kayo nagahari na, isa sa kaliwa at isa sa inyong kanan? Hindi nyo nalalaman ang inyong hiningi. Ang sabi ng Panginoon ay ito, matatanggap ba ninyo ang binyag na tatanggapin ko? Hindi ba kayo napag-iisip nun? Ano bang lalim nung sagot na yun ng Panginoon? Ano yun pwesto ang pinag-uusapan? Naging binyag? Anong sagot yun? Ito pala yung tinutukoy ng ating Panginoon na binyag. Yung binyag sa ilog Jordan na prefiguration ng kanyang magiging kamatayan. So yung binyag niya ngayon sa ilog Jordan ay hindi isang simpleng pag-immerse sa tubig lang, kundi pag-immerse sa lahat ng pupwede niyang maranasan maging ang kamatayan alang-alang sa ating kaligtasan. Lahat gagawin para lang tayo iligtas niya. Kaya pala, pagkatapos binyagan, na simbolo o prefiguration ng kanyang kamatayan, anong nangyari? Nabuksan ng kalangitan, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, this is my beloved son. Prefiguration naman ng kanyang resurrection and ascension into heaven ng pagdakila ng Diyos Ama sa anak niya. This is my beloved son. Amen. Naalala ko tuloy yung isang kwentong nabasa ko. Isang eksena
sa military academy na habang ang mga sundalo ay nagmamartsa, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa. Sabay-sabay, in honor of a dignitary, may isang saliwa, may isang nagmamartsa, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Hindi kaya si Private Benjamin niyo? Kaya ang sakit sa mata, nabubuisit na, lalong-lalo na, yung commanding general nila. Ano ba? Saliwa ka! Ang sakit mo sa mata! Sumunod ka sa kanila! Maliga! But then, from afar, ay merong nag-cheer dun sa sundalong saliwa. Siya ang tama! Mali sila! Anak ko yan! Sila ang mali! Siya ang tama! Hindi kaya may tama silang mag-ama. Pero kung i-apply natin sa Diyos Ama at Diyos Anak, ano ang sabi ng ating Panginoon? God's ways are not like man's ways. His thoughts are not like our thoughts. Kaya nga ang sabi nung isa, estupido raw ang Diyos ng mga Katoliko eh. Bakit? Akalain mo nga namang nagkatawang tao at namatay sa Kalbaryo. Kaya't ang sumunod sa Diyos na ito ay maging estupido rin sa mata ng mundo. Dito natin dapat makita ang sense ng ating binyag bilang mga Kristiyano. Dito, pagsalungat sa agos, pagsunod sa Diyos. Yung pagkamatay natin sa kasalanan, yung pagsunod natin sa Kanyang kalooban, upang tayo man sa Kanyang mga mata ay Kanyang kalugdan. Walang duda, mga anak tayo ng Diyos. Ang duda ko, tayo bang lahat ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos? This basically concludes, kahit mali na tayo sa mata ng iba, basta tama lang tayo sa kanyang mga mata, yun lang solve na. Yun ang pinakamahalaga. Sobra-sobra ang epekt niyan. Kayang tabunan niyan yung pakiramdam ng mga bashing and lashing, ng mga baseless memes na sa'yo ay papadala ng iba. Kahit pa wala kang mga shares, kahit pa wala kang mga likes at hearts, okay na. Basta alam mo, okay ka sa kanya. Sa Facebook lang, mahalaga yung mga likes at hearts. Sa Facebook, ang mahalaga yung like at heart niya para sa atin. Yun lang sapat na. Siguro natatandaan po niyo yung sermon ko, lugaw, 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 lugaw. Alam niyo yan, di ba? Unfortunately, ito ay binigyan ng kulay ng mga diehard supporters ng mga kandidato. Pero alam po ba ninyo, this was one of my sermons na hindi ko talaga pinaghandaan masyado. Ito, na habang nagsasalita ako, naisip ko, ano ba ito sinasabi ko? Tama na, tama na. But after the mass, I felt good. I felt satisfied. I felt God really spoke through me. I knew in my heart, it wasn't against any particular candidate. It was against this honesty na po pwedeng tamaan kahit ako o ikaw if we are living in this honesty. It can be applied to everybody living in this honesty. I knew in my heart, it wasn't meant to favor any particular candidate or person. Father, nagsabi ka ng pangalan. Oh, nagsabi ko ng pangalan. Bakit? Example lang. Kasi nga, nirepeat ko lang yung pangbabash nung isa sa politikong yan. Inulit lang eh. Pero kahit na yung nabanggit kong pangalan ng kandidatong yan, kahit pa magpasalamat sa akin yan, ang sasabihin ko sa kanya, sigurado ay ito, ma'am, hindi lang po kayo yung pinatutungkulan. Kahit po sino po pwedeng
patungkulan niyan. Yun yung buod ng sermon. Walang kinikilingan. Meron pala katotohanan lang. Kaya, di ba may kasabihan tayo? Bato-bato sa langit, tamaan huwag magagalit. Pag nag-react, ay! Halata na. Pero yan ay para sa karamihan. Eh yun eh, binigyan ng pangit na pakahulugan. At may mga nagsabi pa ng ganito, may mga nangumpanya. I-cancel na yung paring yan. I-unfollow na yan. Huwag nang supportan, huwag nang pakikinggan yan. Huwag nang tulungan yan sa kanyang pinapagawang simba. Sobra naman. Kaya may mga tumawag sa akin, Father, bawiin mo yung sinabi mo. Father, alisin mo na yung video ngayon. I said no. Kasi in my heart, I knew wala akong sinabing mali. Okay na eh. Ang problema, siguro after that, kinakailangan nating magkaroon ng donation drive para sa mga nabiktima ng bagyong Odette. So nag-launch ako. Eh naisip ko, naku, teka. Kasalukuyan nga pala akong kinakatay sa social media. Baka mapasubo ako dito. Langawin yung donation drive natin para sa mga nabiktima ng bagyo. Sa totoo lang, naisip ko talaga, sukat pumunta ako sa mall o sa lugar ng mga maraming tao. Totoong mamamalimos ako, mapaabot lang kung magkakasubuan. Kahit kalahating milyon lang, 500,000 lang. But to our surprise, wala pang isang araw, halos 2 milyon na. 5 araw lang ang ginawa nating donation drive. Higit 6 milyon na. Yung second collection natin, simbang gabi, ang isinurrender natin sa diocese upang itulong sa mga biktima ng bagyo. 500,000 na, second collection lang ng simbang gabi. Isang misa araw-araw lang yan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Pero mas nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat siya talaga ang kumilos sa pamamagitan niyo para sabihin sa akin, Father Fidel, do not worry, I got your back. Basta sasabihin mo lagi ang totoo sa pangalan ko, susuportahan kita kahit marami pa ang kumontra. Brothers and sisters, it is always better to please God than man. Why? Kasi haharap tayo sa Diyos, hindi sa sino man. Kaya pagharap mo sa Panginoon, hindi na mahalaga yung opinion sa iyo ng tao. Nako, kabit yan. Nako, magnanakaw yan. Nako, sino nga? Ay, wala. Walang pakikinggan ng Diyos, kundi ikaw lang. Kayo lang. Kayong dalawa lang. Nag-asawa yan, pari yan, nag-asawa. Nagkaroon yan ng anak sa iba. Pagharap mo, kayo lang dalawa. At ano ang sabi ng ating Panginoon? If you deny me before men, I will also deny you in front of my Father in heaven. Eh kung ang hagdan papunta ng kalangitan ay nasa bakuna ng sino man, go! Please man. Ang paligayahin mo ay ang tao. Pero hindi eh. Ang daan papuntang langit, si Kristo lang. Ang katotohanan lang. Kaya I tell you, kapatid, i-like ka man, i-heart ka man ng lahat ng tao sa buong mundo, pero hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. Talo. Pero kung ika'y kalugod-lugod sa Diyos, hindi na mahalaga kahit walang like at share at heart ang mga tao para sa buhay mo. Isa pa, it is always easier to please God than man. Bakit? Kasi kahit wala pa tayong pinapakita, tayo'y mahal na niya. O di ba, yung mga shares na yan, yung mga hearts na yan, yung mga likes na yan, bakit? Bakit meron tayo niyan? Dahil may maganda tayong pinapakita. Subukan mong may pangit kang ipakita. Kung ilalike ka pa, kung i-heart ka pa, kung i-share ka pa.
Pero ang Diyos, bago pa man tayo magpakita ng maganda, tayo heart at like na niya. Jeremiah 1 verse 5, "Before I formed you in your mother's womb, I already knew you. I appointed you." In other words, I already loved you. That's why He created you. Lalayo pa ba tayo sa Ebanghelyo? Bago ang ministeryo ni Kristo, bago pa man siya magsalita ng magandang aral sa mga tao, bago pa man siya magpatawad ng mga kasalanan ng mga tao, bago pa man siya gumawa ng mga milagro, bago pa man ang kanyang sakripisyo sa Kalbaryo, bago pa man yan, ang sabi na ng Diyos Ama sa kanya, "You are my beloved Son." Ganun din tayo. Bago pa man tayo may maipakitang maganda, bago pa nga tayo isinilang eh, tayo'y mahal na niya. So sino ngayon ang easier? Sino ngayon ang mas karapat? Dapat na i-please natin. Ang Diyos na kahit wala pa tayo na ipapakita, tayo'y mahal na? O yung tao na araw-araw kinakailangan mong magpakita ng maganda para lamang mahalin ka? Hindi nga ba't napakasarap pakinggan na kahit wala pa tayong maipakita, kahit wala na tayong maipapakita, mahal pa rin niya tayo. Kaya sa araw-araw, ipapressure tayo. Kailangan tayong may maipakitang maganda sa tao. Kasi kung hindi, pag wala ka ng sweldo, hindi ka na malakas, hindi ka na nakapag-provide, pangit ka na, mataba ka na, baka ipagpalit ka na sa iba, hindi mo ma-achieve yung pangarap ng magulang mo para sa'yo, magkamali ka, baka ang pagmamahal ng tao ay wala na. Kaya sa totoo lang, let me end with this. Na-realize ko lang, ano? Kaya siguro, nagbigay ang Panginoon, di ba, ng dalawang utos. Love God and love your neighbor. Pero sa dalawang utos na ito, na parehong mahalaga para kay Kristo, tanging yung utos na mahalin natin ng Diyos, ang sinabi niya ng ganito, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Hindi niya sinabing, teka, mahalaga rin nga pala yung love your neighbor. Sige, love your neighbor then with all your heart. No! Tanging sa Diyos lang. At bakit? Hindi dahil selfish siya, kundi dahil siya lang talaga ang karapat-dapat nating mahalin ng buo. Kasi siya rin ang makapagmamahal sa atin mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon ng buong-buo, hindi magbabago. Naisip ko rin, baka nga nilikha tayo ng Diyos sa mundo na meron tayong kakayanang magmahal ng buo, pero isa lang. Isa lang ang pupwede nating mahalin ng buong buo. Kaya, mag-isip tayo ha. Sinong mamahalin mo ng buong buo? Sinong pagtutuunan mo talaga ng buhay mo? Trabaho mo, pera, maubos ang pera mo. Kalusugan mo, kahit anong ingat mo, magkakasakit ka, mamamatay ka. Tao, hanggang kailan ka mamahalin o pwedeng mahalin ito? Hindi nga ba't minsan may reklamo tayo? Lahat naman binigay ko. Lahat naman ginawa ko. Bakit niloko pa rin ako? At kahit hindi ka lokohin, mamamatay ka, mamamatay siya. May hangganan ang pagmamahalan ninyo. At hindi nga ba't nandun yung pakiramdam na kahit binibigay mo na ang lahat, parang kulang pa rin, hindi pa rin ma-appreciate yung ginagawa mo. Etcetera, etcetera. Kaya, sa huli, Diyos talaga. Magmahalan pa rin tayo. Pero please, huwag nating katatamaran yung pagsisimba, yung pagdarasal. Magkaroon tayo ng inspirasyon na magbago talaga ng buhay. Ialay natin ang buhay natin sa Kanya. Kasi siya talaga ang pinakamahalaga. Siya talaga ang dapat nating mahalin ng buo. At yun ay para din naman sa atin, hindi para sa Kanya. Para din sa mga minamahal natin sa buhay. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat.